Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Noong 12 years old pa lang ako. Matagal na ito, nung hindi pa uso ang mga gadgets. Nagsimula ang lahat isang hapon, bandang alas 6 ng gabi. Ako po si George, kasama ko sina Tony at Luis, mga kaibigan ko. Naglalaro kami sa malaking puno sa likod ng bahay ni Tony. Madilim na ang paligid, pero hindi pa kami umuwi kasi walang pasok noon kinabukasan. Masaya kaming naglalaro ng taguan at habulan. Si Tony ang taya, kaya nagtago na kami ni Luis. Tumakbo si Luis sa maliit na kulungan nila Tony. At para siguradong hindi ako makita, tumakbo ako sa malaking puno at doon ako nagtago. Habang nagtatago ako sa likod ng puno, napansin kong may kakaibang anino sa gilid ko. Akala ko ay isa lang itong sanga ng puno. Pero nang tingnan ko ito ng mabuti, bigla akong kinabahan. Kasi para itong hugis tao. Sa takot ko, napasigaw ako at tumakbo palabas. Nagulat si Tony at lumabas na rin si Luis. Tinanong nila kung anong nangyari. Dinala ko sila dun sa may puno at sinabi ko sa kanila na may anino akong nakita ron. Tapos nilibot na namin ang tingin ng buong paligid. Pero wala kaming aninong nakita. Sir Van, hindi ako mapakali. Kasi alam kong anino talaga ng tao yung nakita ko. Aalis na sana kami. Pero habang naglalakad kami, narinig namin ang mga yabag sa likod namin. Lumingon kami, pero wala kaming nakita. Nagtinginan kaming tatlo at tinanong ko sila kung narinig din ba nila yung narinig ko. Pabulong na sagot nila na narinig din daw nila. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero hininaan namin yung paglakad namin. Pero parang may sumusunod talaga sa amin. Hihinto sana ulit ako, pero biglang may naramdaman akong malamig na kamay na dumikit sa likod ko. Tumingin ako kay Luis at sinaway ko siya kasi akala ko kamay niya lang. Nagalit si Luis sa akin kasi wala daw siyang ginagawa at nagtalo na kami kasi nakaramdam din daw si Tony na parang may malamig na hangin na dumikit sa kanya. Nagkatinginan lang kami kasi narealize namin nakakaiba na talaga yung mga nararamdaman namin. Tatakbo na sana kami pero bago pa kami makaalis, biglang may lumitaw sa harap namin. Isang babae, puting-puti ang damit at mahaba ang buhok. Hindi namin makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng buhok. Sir Van, sa takot namin, nagsisigawan kami at tumakbo ng mabilis. Pero parang hindi kami makatakbo ng mabilis. Parang may humihila sa amin pabalik. Nang makalayo kami ng kaunti, huminto kami para huminga. Tinanong kami ni Tony kung ano daw yon. Kaya sinagot ko siya na baka multo yon at nagpatuloy kami sa pagtakbo. Nagdesisyon kaming bumalik sa bahay ni Tony. Pagdating namin doon, ikinuwento namin sa mga magulang niya ang nangyari. Hindi sila makapaniwala, pero sinabi nilang huwag na kaming maglaro sa puno tuwing gabi. Kinabukasan, pumunta sila Luis at Tony sa bahay namin at nag-usap-usap kami tungkol sa nakita namin kagabi. Naisip namin na baka may kwento sa puno na yon. Pero itong si Luis, gusto pa sana niyang bumalik kami doon para tanungin namin mismo yung babae kung ano ang gusto niya. Pero hindi kami pumayag ni Tony. Pareho lang mga bagong salta ang mga pamilya namin sa lugar na yon. Bagong develop kasi ang lugar na yon, kaya nga kami na rin ang naging magkakaibigan. Kaya nagdesisyon kami na magtanong-tanong sa mga nakakatanda na taga ron. At ang sabi nila, may isang babae raw na nagpakamatay sa puno na yon dahil iniwan ito ng kanyang asawa. At dahil daw sa kalungkutan nito, hindi na niya nakaya at nagpakamatay daw doon. Sir Van, nagsitayuan ang mga balahibo namin matapos naming marinig ang mga kwento nila. Sabi kasi ng isang matanda, nagpapakita na rin daw ito dati, pero bigla na lang itong tumahimik. Tinanong niya kami kung nakita ba namin
at kinuwento nga rin namin sa kanila ang nangyari sa amin. Simula noon, hindi na kami naglaro sa puno tuwing gabi. Pero hindi namin makakalimutan ang gabing yon. Ang gabing nakakita kami ng multo. Ako si Riza, isang simpleng empleyado sa isang opisina sa Makati. Isang araw, habang abala ko sa trabaho, napansin kong may kakaibang presensya sa paligid. Hindi ko ito pinansin nung una. Iniisip kong baka pagod lang ako. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman ang kakaibang presensya. Isang gabi habang nag-overtime ako, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako at nakita ko ang isang babae sa tapat ng aking pwesto at nakatitig ito sa akin. Mahaba ang kanyang buhok at nakasuot ng puting bestida. Hindi ko lang makita yung mukha niya kasi parang malabo o parang blurred. Kinilabutan ako at agad na lumingon pabalik sa computer ko. Iniisip ko na sana glitch lang na mata ko yon sa katititig ko sa computer ko. Pumikit ako ng ilang segundo, tapos tumingin ulit ako at wala na siya. Kinabukasan, ikinuwento ko sa mga kaibigan ko sa opisina ang nakita ko. Pero sabi sa akin ni Ana na baka guni-guni ko lang daw yon dahil sa pagod. Pero ewan ko ba, Sir Van, alam kong may nakita ako. Lumipas ang mga araw at mas lalo kong nararamdaman ang presensya ng babae. Minsan naririnig ko ang kanyang mga yabag sa likod ko. Minsan naman nararamdaman kong may malamig na hangin na dumadaan sa tabi ko. Tapos isang gabi, habang nag-overtime ulit ako, narinig ko ang boses ng babae. Sir Van, parang humihingi ito ng tulong sa akin. Lumingon ako pero wala akong nakita. Tinanong ko siya kung sino siya. Pero parang baliw lang ako na nagsasalita mag-isa kasi walang sumasagot sa akin. Nawala na yung boses hanggang sa umuwi ako sa amin. Pag-uwi ko sa bahay, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Habang nagluluto ako ng hapunan, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako at nakita ko ulit ang babae. Nainis na ako sa sarili ko kasi alam kong hindi na yun normal. Kasi bakit pati sa bahay nararamdaman ko siya? Nakita ko siya sa may tapat ng lamesa, kaya nilakasan ko na ang loob ko at nilapitan ko siya. Pero bigla siyang nawala. Kinilabutan ako at agad na tinapos ang pagluluto. Pagkatapos kumain, nagdesisyon akong magpahinga na. Pero habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Sa takot ko, nagkumot na lang ako at pinilit yung sarili ko na matulog. Kinabukasan, ikinuwento ko ulit sa mga kaibigan ko ang nangyari. Sinabi ko sa kanila na baka sinundan ako sa kung ano man ang nagpaparamdam sa akin sa bahay. Pero natawa lang si Karen, isa sa mga close kong kaibigan. At sabi niya na baka stress lang daw ako, kaya kailangan kong magpahinga muna. Tumayo siya at sinamahan niya ako sa boss namin para mag-file ng leave. Buti na lang pumayag si boss. Hindi ko na tinapos ang whole shift ko at umuwi na nga ako. Pagdating ko dun sa amin, dumiretso agad ako sa kwarto ko, nagdasal at natulog. Pagising ko kinaumagahan, parang ang gaan ang pakiramdam ko. Kaya naisip ko na baka tama nga sila, baka stress lang talaga ako at lahat ng mga nakikita at nararamdaman ko, mga guni-guni ko lang. Masaya akong tumayo sa kama at pumunta sa kusina para maghanda sa pang-agahan. At nagulat na lang ako kasi nung papalapit na ako sa kusina, may nakita akong isang babae sa may lamesa. Naisip ko agad na baka dumating na si Mama galing Manila. Pero pagpasok ko sa kusina, wala nang tao doon. Naalala ko agad yung babaeng nagpaparamdam sa akin. Kaya natulala ako bigla at kinausap ko siya na kung nakikinig siya sa akin, sana lubayan niya na ako.
at tinanong ko siya kung anong kasalanan ko sa kanya at bakit sa akin siya nagpaparamdam. Pero walang sumasagot. Hindi ako nagpadala sa takot ko kasi umaga naman. Kaya nagpatuloy lang ako sa paghahanda ng almusal. Lumabas ako sa bahay at nilibang ko yung sarili ko. Doon na rin ako nag-dinner sa labas. Nakauwi ako sa bahay mga bandang alas 8 na ng gabi. Dumiretso ako sa bathroom para maligo. Paglabas ko sa bathroom, hindi ako makagalaw dahil sa takot. Nakita ko kasi ang isang babae sa labas ng pinto. At nung tinitigan ko ito, kamukha siya ni Mama. Nakatingin lang ito sa akin at nakita ko ang pagpatak ng luha niya. Pero sa halip na ordinaryong luha, dugo ang tumutulo. Hindi ko alam ang mararamdaman ko, Sir Van. Naghahalong takot, kaba at galit kasi ginamit pa yung anyo ni Mama sa pananakot sa akin. Nung nagkalakas loob na akong tanungin siya kung anong kailangan niya, tanging tulong lang ang salitang nabanggit niya at bigla siyang nawala at tanging patak lang ng dugo ang naiwan sa sahig. Napaupo ako sa takot. Ilang sandali lang tumayo ako at pumasok sa kwarto ko para magdasal. Sir Van, pagkatapos kong magdasal, bigla akong napaisip kung bakit ginamit niya ang mukha ng Mama ko. Eh matagal na si Mamang hindi umuuwi. At habang nag-iisip ako, bigla akong kinabahan dahil sumagi sa isip ko na baka may nangyaring masama kay Mama. Tatlo na lang kami. Ang panganay na si Kuya Rudy na andun sa Mindanao naninirahan kasama ang asawa niya, tapos si Mama na andun sa Manila bilang chef sa isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. At ako. Ako ang natira dito sa bahay namin sa Albay. Patay na kasi ang papa ko dahil sa sunog. Tinawagan ko agad si Mama pero walang sumasagot, kaya mas lalo akong kinabahan. Tinawagan ko lahat na pwedeng tawagan kay Mama pero offline lahat mga social media ni Mama. Kaya naisipan kong tawagan si Tita Shirley, isa sa mga katulong dun sa bahay at close ni Mama. Nung sumagot ito, sabi niya akala niya na pinauwi ito ng amo nila kasi nagkamali raw ng isang beses si Mama sa pagluluto at nagkaroon ng allergy ang apo ng amo nila. Galit na galit daw ito kay Mama at sabi pa niya, mag-iisang linggo na raw simula nung nangyari yon at hindi na nila nakita pa si Mama doon. Sir Van, sobrang kinabahan ako matapos kong marinig ang kwento ni Tita Shirley. Kaya kinabukasan, agad akong lumuwas ng Manila para puntahan ang bahay ng amo nila. Fast forward, hindi ako pinapasok ng guard kaya tumawag ako kay Tita Shirley at siya yung lumabas para kausapin ako. Dinala ako ni Tita Shirley sa amo nila at nakiusap ako sa kanila. Sabi nila wala silang kinalaman sa pagkawala ni Mama at sabi pa nung lalaking amo baka raw andoon sa apartment si Mama kasi kumuha daw ito ng apartment para sa aming dalawa kasi balak daw ni Mama na kunin ako at binigyan nila ako ng address. Agad akong pumunta sa address na binigay nila at pagdating ko doon, nakalak ang pinto. Tinanong ko ang may-ari ng apartment at kumpirmado na si Mama ang may-ari ng apartment. Pero sabi na may-ari, noong isang linggo lang daw nila nakita na bumisita doon. Humingi ako ng duplicate ng susi at binuksan ko ito. Isang napakapangit na amoy ang sumalubong sa akin. Halos masuka ako sa bantot na amoy. Pero pumasok pa rin ako. Sir Van, bumungad sa akin ang bangkay ni Mama. Puno ng dugo ang katawan niya at halatang pinagsasaksak. Sumigaw ako at dumuhod habang yakap-yakap ko ang patay na katawan ni Mama. Hindi ko na namalayan pero may bigla na lang lumapit sa akin. Pagtingin ko isang babaeng police officer at ang sabi niya na kailangan na raw eksaminin ang bangkay ni Mama. Dinala si Mama sa punerarya at ang sabi nila sa akin, nagpakamatay daw si Mama. Hindi ako naniniwala, Sir Van. Alam kong may kinalaman ang amo ni Mama sa pagkamatay niya. Pero wala akong magagawa dahil makapangyarihan sila. Umuwi akong talo at luhaan kasama ang bangkay ni Mama. Hanggang ngayon wala pa rin hustisya ang pagkamatay ng Mama ko.
pero hindi na nagpapakita ang multo ni mama sa akin. Siguro ayaw din ng gulo ni mama. Ilang taon ang nakaraan, napatawad ko na rin sila. Itinuro kasi sa akin ni mama ang pagpapatawad ang susi ng lahat. Ako si Myla, at ang kwentong ito tungkol sa bagong bahay na nabili namin ng asawa ko na si Kevin. Matagal na kasi kaming nakatira sa bahay nila Kevin, pero hindi kami masyadong magkasundo ng mama niya, kaya napag-isipan namin na bumili ng sariling bahay. May nakita kaming house and lot na mura at nagustuhan namin ang style at ang environment nito, kaya pinag-ipunan namin agad ito at nabili nga namin. Sa unang araw pa lang ng aming pagtira dito, may naramdaman na kaming kakaiba. Akala namin ay naninibago lang kami sa bagong kapaligiran, kaya hindi namin ito pinansin. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo naming nararamdaman ang kakaibang presensya sa bahay. Tuwing gabi, naririnig namin ang mga yabag ng mga bata na parang naglalaro at nagtatawanan. Minsan naririnig din namin ang kanilang pag-iyak. Nung una iniisip namin na baka guni-guni lang namin ito dahil sa pagod sa pag-aayos ng bahay. Pero isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng mga batang nag-iiyakan. Bumangon ako at tiningnan ang paligid, pero wala akong nakita. Bumalik ako sa kama at sinubukang matulog ulit. Kinabukasan ikinuwento ko kay Kevin ang narinig ko, pero sabi niya baka nananaginip lang daw ako. Habang tumatagal, mas lalo naming nararamdaman ang presensya ng mga bata. Minsan naririnig namin ang kanilang mga yabag sa hagdanan. Minsan naman nararamdaman naming may malamig na hangin na dumadaan sa tabi namin kahit sarado ang mga bintana. Hindi na kami mapakalinon kasi nakaramdam na rin kami ng takot, pero hindi namin alam kung ano ang gagawin. Isang gabi ulit, habang nagluluto ako ng hapunan, naramdaman kong may nakatingin sa akin, Sir Van. Lumingalinga ako sa paligid at nakita ko ang anino ng isang bata na nanonood sa akin. Punit ang damit nito at may mga dugo ang mukha. Tinawag ko si Kevin, pero naalala ko na naka-duty pala si Kevin. Takot na takot ako noon, pero nung pagtingin ko ulit, biglang nawala ang bata. Kinilabutan ako ng sobra at agad na tinapos ang pagluluto. Pagkatapos kong kumain, nagdesisyon akong magpahinga na. Pero habang nakahiga ako sa kama, naramdaman kong may malamig na hangin na dumampi sa mga balat ko. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa takot. Kinabukasan, nagdesisyon kaming magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol sa bahay na tinitirhan namin. Ayon sa kanila, may kwento nga ang bahay. Noon daw may isang pamilya na nakatira dito na nagkaroon ng trahedya. Nasunog ang bahay at namatay ang mga bata sa loob. Ibinenta daw ang lupa at binili daw ito ng isang negosyante at pinagawan ulit ng bahay. Pero nung matapos na raw mapagawa yung bagong bahay, marami na raw ang nakakita at nakarinig sa mga bata tuwing gabi. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig, pero alam naming may katotohanan ito dahil sa mga nararanasan namin. Nagdesisyon kaming magpatawag ng isang albularyo para alamin kung ano ang dapat naming gawin. Sir Van, ayon sa albularyo, kailangan daw naming mag-alay ng pagkain at dasal para sa mga kaluluwa ng mga bata. Sinunod namin ang kanyang payo at nag-alay nga kami ng pagkain at dasal tuwing gabi. Matapos ang ilang araw, napansin naming unti-unting nawawala ang mga yabag at iyak ng mga bata. Naging mas tahimik ang bahay at mas naging maayos ang aming pagtulog. Alam naming nakatulong ang aming pag-aalay at dasal para sa mga kaluluwa ng mga bata. Simula noon, hindi na kami nakaramdam ng presensya ng mga bata sa bahay. Naging mas tahimik at payapa ang aming pamumuhay
Alam naming nakatulong kami sa mga kaluluwa ng mga bata na makahanap ng kapayapaan. Ako si Jane, at ito ang kwento ng unang araw namin sa bagong paaralan. Kasama ko ang kapatid kong si Mariel, at dahil sa trabaho ng papa namin bilang sundalo, kinailangan naming lumipat ng tirahan at paaralan. Hindi madali ang mag-adjust, lalo na't bago ang lahat sa amin. Sa unang araw ng klase, agad kaming nakahanap ng kaibigan, si Fatima. Siya ang unang lumapit sa amin at nagpakilala. Mabait siya at parabang alam niya ang lahat ng nangyayari sa paaralan. Sinabi niya sa amin na huwag daw naming papansinin ang lahat ng makikita namin sa loob ng paaralan. Nagtaka kami ni Mariel pero hindi na namin siya tinanong pa. Oo nga pala, dahil sa palipat-lipat namin ng school, naging magkaklase na kami ni Mariel. Ako pala ang panganay. Isang taon lang naman yung agwat namin ni Mariel. Pagkatapos ng klase, habang pauwi na kami, napansin namin ang isang babae na umiiyak sa katabing silid. Hindi ko maiwasang mapansin ang lungkot sa kanyang mga mata. Naisip ko kung ano kaya ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nagtinginan lang kami ni Mariel at nagpatuloy kami sa paglalakad. Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ni Fatima. Bakit niya kaya kami binilinan na huwag papansinin ang lahat ng makikita namin? Ano kaya ang ibig niyang sabihin? At sino kaya ang babaeng umiiyak na yon? Ito ang mga tanong na naglalaro sa isip ko habang kami ay naglalakad. Kinabukasan nun, pumasok kami ng klase at parang normal lang ang lahat. Pagkatapos ng klase, dumaan ulit kami dun sa kabilang classroom. At muli naming nakita ang babaeng umiiyak. Sirban, sa pagkakataong ito, mas malapit kami sa kanya. Nakita ko ang mukha niya at sobrang lungkot niyang tingnan. Naawa ko bigla sa kanya at gusto ko sana siyang tanungin. Pero naalala ko ang sinabi ni Fatima sa amin, kaya dumiretso na lang kami. Habang naglalakad kami pa uwi, napansin ko na para bang may mga anino na sumusunod sa amin. Hindi ko alam kung totoo ba ito o bunga lang ng imahinasyon ko. Pero ramdam ko ang bigat ng mga matang nagmamasid sa amin. Tumingin ako kay Mariel, pero parang wala siyang alam sa napansin ko. Hindi ko na lang rin sinabi sa kanya, baka matakot pa siya. Sa mga sumunod na araw, patuloy kong napapansin ang kakaibang mga pangyayari sa paaralan. May mga estudyanteng bigla na lang sinasaniban at ang sabi-sabi nila dahil daw sa mga multo at masasamang espiritu na sumanib sa kanila. Pero sabi din ng iba, dahil lang daw sa stress kasi raw sobrang daming schoolworks. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga ito, pero ramdam ko ang takot sa paligid. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa kwarto ko, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Mariel na nakatayo sa harap ng bintana. Parabang may nakita siyang kakaiba sa labas. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nakita niya. Pero hindi siya sumagot. Tinawag ko ang pangalan niya at doon niya lang ako napansin. At tinanong ko ulit siya. Pero ang sabi niya na naaalala niya lang daw ang mga kaibigan niya dati. At parang nakaramdam daw siya ng pagod sa buhay namin. Kasi palipat-lipat kami at hindi kami makahanap ng tunay na kaibigan. Kaya naman pinapaintindi ko ulit sa kanya. Kasi alam ko na kapag nalaman ni Papa at Mama na nagre-reklamo kami, siguradong palo ang matatamo namin. Pagpasok namin kinabukasan, may napansin akong bata na umaaligid sa classroom namin habang nagkaklase kami. Tapos bigla itong pumasok sa loob at tumabi sa teacher namin at biglang tumitig siya sa akin. Akala ko anak lang siya ng teacher namin. Pero nung tumayo ang teacher namin, bigla itong nawala. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon dahil sa takot.
tumunog na ang bell at nagsilabasa na kami. Palabas na sana ako pero tinawag ako ni teacher at tinanong niya kung may nakita ba raw akong kakaiba kanina. Ayoko sana siyang sagutin pero bigla niyang kinuwento sa akin na may mga nararamdaman daw siya pero wala siyang nakikita. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa bata na nakita ako kanina at ramdam ko ang panginginig niya. Tapos sabay na kaming lumabas sa classroom. Habang kumakain kami ni Mariel ng lunch, biglang naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Napatingin ako kay Mariel at halatang takot na takot si Mariel habang nakatitig sa gilid ko. Lumingon ako para tingnan kung ano ang nasa gilid ko at halos mabilaukan ako sa takot kasi nakita ko ang dalawang babae na duguan na tumabi sa akin. Dumating si Fatima at tinawag niya kami at biglang nawala ang mga babaeng duguan sa tabi ko. Doon lang kami nakahinga ng maluwag ni Mariel. Halata pa rin sa aming mukha ang bakas ng takot kaya tinanong niya kami kung may nakikita ba raw kaming kakaiba. Hinila ako si Fatima paupo sa akin at tinanong ko siya kung anong kwento ng paaralan. Ang sabi ni Fatima, marami raw ang mga namatay na estudyante nung nagkaroon ng engkwentro ang mga NPA at mga sundalo. Dagdag pa niya, may isang beses daw na may ginahasa ang mga sundalo na estudyante dun sa paaralan namin at pinatay kasi daw pamilya ito ng mga NPA. Simula daw noon, mayroon ng mga nagmumulto sa paaralan na yon. At ang mas malala pa, dahil may mga sinasaniban ng mga estudyante at guro. Matapos naming marinig ni Mariel ang kwento, kinilabutan kami ng sobra. Pero buti na lang walang nagpakita o nagparamdam sa amin pagkatapos naming kumain. At hanggang maghapon at hanggang sa nakauwi kami. Pagdating namin sa bahay, kinuwento namin kay Mama at Papa ang tungkol sa paaralan na yon. Sobrang nabahala sila Mama at Papa sa amin. Sinubukan ni Papa na kausapin ang kanyang chief para ma-reassign siya. Pero hindi ito pumayag. Ang ginawa na lang nila Papa, nakipag-ugnayan sila sa school at sa simbahan para mabindisyonan ang paaralan at magkaroon ng kapayapaan ng mga ligaw na kaluluwa. Matapos ang bindisyon, naging tahimik at normal na ang bagong paaralan namin. Nagsimula ang lahat ng magpasya kaming magkakaibigan na pumunta sa isang isla na matagal na naming naririnig na napakaganda ng tanawin. Bilang mga photographers, palagi kaming naghahanap ng mga bagong lugar na mapagkukunan ng mga magagandang larawan. At ang isla na ito ay tila perpekto para sa aming layunin. Ako nga pala si Ronald at si Bert ang aking kaibigan at ang kwentong ito nangyari nung nakaraang taon lang. Pagdating namin sa isla, agad kaming namangha sa kagandahan ng paligid. Medyo maliit lang ang isla, kaya nalibot namin agad ang kabuuan nito. Bilang photographer, kailangan naming makahanap ng magandang spot para dun kami tatambay hanggang sa pag-upo ni Haring Araw para makakuha kami ng mga magagandang shots. Yun talaga ang target namin na kuhanan doon, yung sunset. May nakita kaming isang kubo sa ilalim ng malaking puno at sa bandang kaliwa nito ay mga malalaking bato at sobrang ganda ng view nito para sa sunset. Inhabited ang islang ito, kaya kami lang talaga ang tao noon. Nagpahinga kami saglit at inayos ang mga kamera at tools para sa pagkuha ng mga pictures. Nagsimula nang lumubog ang araw, kaya nagsimula na rin kaming kumuha ng mga pictures sa sunset sa buong paligid ng isla. At habang patapos na ang sunset, nag-iba ang atmosfera. Parang biglang lumamig ng sobra at mas tumahimik ito. Habang nakaupo ako sa tabi ng kubo, bigla akong narinig ang isang iyak ng babae. Tapos sabay ihip ng malakas na hangin. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Ang tunog ay nanggaling sa likod ng malaking puno. Agad akong napalingon at tinanong si Bert kung narinig din ba niya ang narinig ko.
Pero hindi siya sumagot. Nang tingnan ko siya, nakita kong nakatitig siya sa akin at ang kanyang mukha ay halatang puno ng takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero alam kong kailangan kong alamin kung ano ang nangyayari. Sir Van, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa puno. Ang iyak ay patuloy ko pa rin naririnig at parang mas lumalakas pa ito habang papalapit ako. Nang makarating ako sa likod ng puno, nakita kong isang anino na nakaupo sa lupa. Anino ng isang babae, pero hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Mahaba at magulo ang kanyang buhok at ang damit niya ay halatang luma na at punit-punit. Tinitigan ko lang siya. Nagdadalawang isip kung tatanungin ko ba siya o tatakbo na lang papunta kay Bert. Hindi ko alam pero parang may nag-utos sa akin na lapitan pa siya. At nung palapit na ako, bigla siyang tumingin sa akin, Sir Van. Napahinto ako at nanginginig ang buong katawan. Nagtitigan lang kami ng ilang segundo at bigla siyang nawala nung biglang tinawag ako ni Bert. Lumapit sa akin si Bert at tinanong niya ako kung ano raw ang nakita ko. Bakit tulala daw ako? Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa babae tapos biglang natahimik si Bert. Tumingin sa buong paligid. Ramdam ko ang sobrang pagkatakot ni Bert. Kaya sinubukan kong pakalmahin siya. Pero alam kong pareho kaming natatakot sa nangyari. Nagpasya kaming umalis na sa lugar na yon at bumalik sa bayan. Parehas na nahihirapan kami sa pagkilos dahil sa takot. Pero kailangan naming iligpit ang mga gamit namin at baka masira pa. Sa bawat paglakas ng ihip ng hangin, nagtitinginan kami ni Bert sa pag-aakalang maririnig ulit namin ang iyak ng babae. Mag-aalas 7 na siguro yon. Medyo madilim na ang dadaanan namin papuntang bangka at hindi rin namin kabisado ang daanan sa dagat para makabalik kami ng safe sa bayan. Naglalaro ang isip ko kung anong dapat namin gawin. Kasi ang original na plano namin ay mag-set up lang kami ng tent at sa isla kami matutulog. Hindi namin inakalang darating sa ganitong pangyayari. Desidido talaga si Bert na umalis na kami. Mas mabuti pa raw na maghirap kami sa pagbiyahe kaysa mamatay kami sa takot at kilabot sa islang yon. Dali-dali kaming pumunta sa maliit naming bangka at umalis na. At habang papalayo kami, hindi ko maiwasang lingunin ang isla. At nung pagtingin ko, nakita ko ang isang babaeng nakaputi, nakatayo sa may bato, kung saan malapit sa pinagpwestohan namin at pinapanood kaming umaalis. Bandang alas 10 na kaming dumating sa bayan kasi hindi namin matandaan kung saan kami dadaong. Buti na lang at may nakasabay kami at sila ang nagturo sa amin. Nung gabing yon, hindi ako makatulog kasi tuwing pipikit ako, ang mukha ng babae ang nakikita ko. Kinabukasan, naisipan namin ni Bert na tignan lahat ng mga pictures na nakuha namin. At doon kami mas lalong natakot kasi nakuha namin ang mukha ng isang babae na umiiyak sa gilid ng puno. At sa isang picture, nakuha ang isang pangyayari na nagbibigay liwanag sa nangyari kagabi. Tatlong lalaking nakahubad, dalawa ang nakatayo at isa ay nakapatong sa babaeng walang malay pero hindi makikita ang kanilang pagbumukha. Kinilabutan kami ni Bert ng sobra at doon lang namin naintindihan na humihingi pala ng tulong sa amin ang babae na yon. Pumunta kami kaagad sa mga pulis para ipaalam ang aming natuklasan at sumama kami nung pumunta sila sa isla. Nahanap ang mga buto ng babae sa ilalim ng dagat. At ayon sa mga pulis, nagkakabilang bayan ang babae at nangyari ang krimen noong nakaraang 3 taon. Sir Van, bumalik kami sa bahay namin at nagkaroon din kami ng kapayapaan ni Bert at parang nabunutan kami ng tinik sa aming paa nung nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ni Sandra. Magandang umaga po, Sir Van. Ako po si Jessa, isang bagong graduate ng senior high school. Pagkatapos ng graduation namin,
Kinuha ako ng ate ko para daw doon na muna maniraan sa kanila at ipinasok ako bilang cashier sa isang department store na malapit sa kanila. Afternoon shift ako at nagsasara ang department store ng alas 10 ng gabi. Excited ako sa unang araw ng trabaho ko pero may kakaibang nangyari na hindi ko inaasahan. Pagpasok ko pa lang sa department store, napansin ko na agad ang kakaibang amoy. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon, pero parang may halong luma at mabaho. Binaliwala ko na lang ito at nagpatuloy sa aking trabaho. Habang nag-aayos ako ng mga gamit sa counter, may naririnig akong mga ingay na parang may naglalakad o may bumubulong. Pero kapag tinitingnan ko, wala namang tao. Naisip ko na baka imahinasyon ko lang yon dahil bago pa lang ako sa lugar. Habang lumilipas ang mga oras, mas lalo kong napapansin ang mga kakaibang bagay. Minsan parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa mga sulok ng tindahan. Kapag sinusubukan kong hanapin kung saan galing ang tingin, wala naman akong makita. Nagsimula akong kabahan, pero pinilit kong magpakatatag. Iniisip ko na baka dahil bago pa lang ako at hindi pa sanay sa lugar. Isang gabi, Sir Van, habang nag-aayos ako ng mga resibo bago magsara ang tindahan, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa likod ng tindahan. Tumayo ang mga balahibo ko sa katawan at mabilis akong lumingon, pero wala akong nakita. Sinubukan kong huwag magpanik at nagpatuloy sa ginagawa ko. Ngunit habang naglalakad ako papunta sa stockroom, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Hindi ko na napigilan ang takot ko at mabilis akong bumalik sa counter. Kinabukasan, ikinuwento ko sa ate ko ang mga nangyari. Sinabi niya sa akin na dati palang punerarya ang building na yon bago ginawang department store. Bigla akong kinilabutan at naisip ko na baka may mga kaluluwang hindi matahimik na nananatili pa rin doon. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw sa trabaho. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang mga kakaibang pangyayari. Minsan may mga gamit na bigla na lang mahuhulog kahit walang tao sa paligid. May mga pagkakataon din na parang may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko kahit sarado naman ang mga pinto at bintana. Hindi ko na alam kung paano ko pa itutuloy ang trabaho ko sa ganitong sitwasyon. Isang gabi ulit, habang nag-aayos ako ng mga gamit bago magsara, naramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Napasigaw ako at mabilis na lumingon, pero wala akong nakita, Sir Van. Nanginginig ako sa takot at hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Mabilis akong nag-ayos ng mga gamit at nagmadaling umuwi. Pagdating ko sa bahay, sinabi ko sa ate ko na hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa department store. Sinabi ko na masyado na akong natatakot at hindi ko na kayang magtrabaho doon. Naiintindihan naman niya ang sitwasyon ko at sinabing hahanapan na lang niya ako ng ibang trabaho. Kaya sa mga sumunod na araw, hindi na ako bumalik sa department store. Naghanap ako ng ibang trabaho at sa wakas, nakahanap din ako ng mas tahimik at mas ligtas na lugar. Hindi ko na muling naranasan ang mga kakaibang pangyayari na tulad ng sa department store. Ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari at palagi kong iniisip na baka may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa ngayon, masaya na ako sa aking bagong trabaho at mas tahimik na ang buhay ko. Ngunit ang mga alaala ng karanasan ko sa department store ay palaging mananatili sa isipan ko. Natutunan ko na minsan may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag at mas mabuti nang umiwas sa mga ito para sa ating sariling kapayapaan.